अरे को so dahan-dahan lang to natutunan yung mga snail. So ito yung delikado kasi ang ingay ng mga ibon. Kasi yung snow, pwede ka madulas. Ayun. Kaya ako nandito sa Sweden kasi hinanap ko si Snow White. Makasakali makita ko. Charot. Sobrang lamig. Ang ganda ng Sweden. Pag winter, sobrang lamig. Pag summer, malamig pa rin. Wala ka nang pagpipilian. Dito tayo dadaan. Magno-new routine tayo. Ayan. Maaga ako ngayon. Para hindi ako ma-late. Ayan ang ganda. Pangarap po talaga magkaroon ng malaking building. Malaking building. Kasi pagka ganun, magkakangyayamanin. Nangarap. Ayun. May bahay naman ako sa Pinas. Wala lang nag-aasikaso. So, look. Parang ganda. Super. Gagawin pala. Gusto ko bumili ng camera. Kaya lang sa tuwing bibili ako. Sa tuwing nag-iipon akong pambili. May nangyayari sa Pilipinas. Kailangan magpadala. Ganun. Loko siguro. Hindi talaga ako pwede mag-ipon. Parang ganun yata. Na hindi ako pwede mag-ipon. So, tapos dati, nag-iipon sana ako pambili ng bahay. Bagong bahay. Ayun. Meron namang nangyayaring hindi maganda. Hala. Hindi na nga lang mag-iipon. Mamumuhay na lang kung anong meron. Sabi ng Panginoon, huwag ka kasi mag-ipon. Dahil wala kang mararating. Ganun siguro, no? At magalit sa akin si Papa Jesus. So, yan. Pero alam niyo, pag nandito kayo sa Sweden, sobrang ganda. Aray. Maraming mga aray. Ayan. Maraming mga magagandang opportunity dito. Tapos, meron ka rin. Pag nag-aral ka dito, may tulong din sila. Ewan ko lang sa Pinas kung okay na ba ngayon. Dati kasi, wala. Kung mahirap ka rin makapag-aral. Swerte ng mga mayayaman, no? Kasi, kung kahit saan nila gustong paaralan, mga mamahalin, yun, makapag-aral sila. Pero kami kasi, lalo na ako. Ay, nako. Pero pagdating dito naman, sa ibang bansa, napakaganda ng oportunidad. Pag mag-training ka ng merong, halimbawa, may gusto kang, titraining. So, may tulong din sila para sa'yo. So, napakadaling mag-ano dito. Mga bata dito, ang ganda ng oportunidad. Magagawa nila yung gusto nila. Makukuha nila yung gusto nila mga kurso. Kasi, tinutulungan ng gobyerno. Antakin mo, ikaw yung nag-aaral. Ikaw pa yung may sahod. O, diba? Natuto ka na. May sahod ka pa. Pero yung iba, syempre, mas gugustuhin natin magtrabaho.
Mas maganda naman talaga na may trabaho. Pero yun nga lang, pag gusto mo talaga mag-aral, lalo na katulad ko, gusto ko makapagtapos. Kahit na gaano ka katanda, gusto ko makapagtapos. So pag may day off, ganun dati, pumapasok ako sa school. Pag wala naman, edi stop muna. Basta merong pagkakataon, nagipapa-enroll ako. Hindi ko lang pinipilit yung sarili ko na mag-aral kung hindi naman talaga kaya. So, yun. Ayan. Sobrang ganda talaga. Hindi lang makakapagala masyado. Tingnan niyo yung pag gaganan, madudulas ka. Kaya, lipat tayo. Lipat tayo sa kabila. Para hindi tayo madisigrasya ng di oras. Ay, gusto ko talagang tumulong. Kaya lang, hirap tumulong. Lalo na sa panahon ngayon. Ang daming sinungaling sa mundo. Kapagod magtrabaho, wala naman, wala namang madali na gawin. Kahit nga mag-aral, nakakapagod eh. Pero kailangan natin mangarap. Aray ko, hanggat kaya pa kasi. Pag nag-anak na ako, hindi na ako makakapag-aral ng maayos kasi may anak ka nang iintindihin din. Kasi pag nag-anak ka, yung anak mo mag-aaral din. Tapos pa paano kung wala pang ipon? Diba? Paano kung wala pang ipon tapos may anak ka nang sandamakmak? Tapos ikaw pa yung tipo ng taong hindi mapermi sa trabaho. Yung alam mo yung ka-apply mo lang. Tapos after mga 1 month or 1 week, 2 weeks, magbabago ka na naman ng trabaho. So, ayun, may sasakyan. Hindi madali. Tapos ipagpalagay na lang natin na 8 yung anak mo, katulad namin. 8 kami magkakapatid. Tapos, hindi lahat makapag-aral kasi kulang sa pera. Hindi makapaghanap ng trabaho pagdating ng araw. So, iniisip ko, once ang mag-anak ako, gusto ko kumpleto na lahat. Mag-stable lang ba? Paano? Maging kabawa din naman magiging anak, no? Pag nag-anak ka lang ng mag-anak, tapos wala kang plano, mahirap. Lalo na pagdating dito sa ibang bansa, kung mag-anak ka ng sandamakmak, tapos sino magbabantay? Ikaw pa rin. Tapos ikaw na nga nagbabantay, ikaw pa magtatrabaho. Kahit na may asawa ka, mahirap pa rin yun. E paano pa rin pag walang asawa? Lalo na kapag hindi ka mapirmi sa isang tao. Marami yan dito sa Sweden. Yung hindi mapirmi sa mga asawa, palit ng palit. Kahit may mga anak na, may mga ganyan. Aw, tay. Tubig. So, mahirap kasi. Kailangan lang talaga ay magkaroon ng maayos na plano. Wala na kayo nakikita, no? Hindi. Puro na lang bahay. Malaking building. Maganda kasi dito sa Sweden talaga. Pero mas pipiliin ko pa rin na pumirmi sa Pilipinas, sa Pinas. Kasi kahit na gaano kaganda ang isang country, ang isang lugar,
hindi pa rin matutumbasan yung Pilipinas. Kasi yun talaga yung puso mo eh. Hindi siya madali. Lalo na pag mga December, January, gano'n. Sobrang napakalamig. Basta pa, kung sa summer ay isa kang napakaliit na tao, isipin mo na lang, pag winter, isa ka ng dambuhala. Kasi magdadamit ka ng doble-doble. Minsan tatlong damit gagamitin mo para lang hindi masyado malamig. Ano bang Tagalog ng winter? Tingnan ko lang kung gaano nag-start ako mag-video. Medyo mga 2 minutes mula sa bahay. So, tingnan ko kung hanggang anong oras ako makakarating. Kasi nung nakaraan, nagpahatid ako eh. Hinahatid naman ako ng asawa ko pag kailangan. Super maaga pa. Kailangan, hindi talaga natin. Kailangan talaga maagang gumising para malaman ko. Ito yung parang mall sa loob yan, o oh. Yung sa Pinas pa mall yan, mall sa loob ay mga tindahan. Magsira ng mga tindahan. Maliban lang palainom kayo. May mga ganun na pwedeng magbukas ng matagal. Pero hindi lahat. Kunti lang. Kasi mga tao, maagang papasok sa trabaho. Yan din ang gusto ko dito sa Sweden kasi. Kahit matanda ka na, pwede ka pang magtrabaho. Yun nga lang, ang pinaka pangit dito ay ang pamilya kasi mas gusto nila na mamuhay ng hindi buo ang pamilya ba? Kumbaga, hindi katulad sa atin na magadasok tanan ng pamilya, magsama-sama. Dito hindi. Once na yung ibang mga bata minsan once na malaki na nagbubukod na sila, tapos yung iba naman yung mga asawa nagtatrabaho sa napakalayong lugar, tapos magkikita na lang siguro mga once a month. Sabi ko nga rin sa isang kaibigan ko, bakit hindi ka na lang tumira doon sa kasama sa asawa mo kung saan siya nagtatrabaho? Siya nagtatrabaho saan eh? Sa Poland yata yun. O sa Norway, kalimutan ko. Sabi ko, ba't hindi ka sumama doon? Sabi niya, yung anak ko, nag-aral naman doon sa kabilang lugar. Nakalayoan, nag-aral sa mahal mo yung anak. Tapos, asawa na sa ibang lugar. Kita-kita sila pagka yung may salo-salo. Kasi kung sumama siya sa asawa niya doon, yung anak naman niya na nandun nag-aral, paano naman? Tapos yung iba naman, pag may mga matatanda na, nilalagay na nila sa mga, ano ba tawag doon? Sa elder boy, hindi ba yun? Sa mga home for the aged. Doon nila kasi ayaw nila na magbantay kasi nangitrabaho din sila. Yun ang ayaw ko dito.
sa Pinas kasi kasama mo mga magulang mo, parang safety na safety ka kasi kasama mo sila. Ito yung lumang school, so lumipat sila dun sa kabila sa bagong building. Dun ako pumapasok sa bagong building. Itong luma, mga student din dito, mga Swedish din. So ayan, tingnan ko mamaya kung ilang minuto talaga mula sa bahay papuntang school. Kasi ay pagod. Tinatid ako paminsan-minsan. At pag summer naman magbabike ako. Yun pala, pati hindi ako makapagbike ngayon kasi delikado yun sa bike, yung ice, yung snow na naging ice, tapos natutunaw yung iba doon, hindi pa tunaw, tapos may slide yung bike mo, delikado talaga yun. So ngayon na ng paligid, gumawa yung kaibigan ko ng mga blanca, mamaya bibili ako. Tapos sa katapatan siguro, so first week ng December, magpapadala din ako sa Pilipinas. Kailangan talaga dun eh. Kailangan nila. Nanay ko, kaalis lang ng ospital. Tatay ko, ng ospital din. Kaalis lang din. So, kailangan talaga nila. Hindi naman ako laging humihingi ng tulong sa asawa ko kasi pag may emergency lang. May mga taong tatrabaho din dito sa taas. Yan, laging naninitsit kung may dumaan. Magko-construction sila katulad ko. Ngayon ko lang na napansin na mas maganda pala mag-construction. Magtrabaho sa construction. Kasi magagamit mo yung mat. Malapit na ako. Ayan. Yan ako nagkakape. Minsan. Nauna. Good. Lamig. So, papunta pa lang dito mga kulang-kulang 20 minutes. Ganun. Wala pa tao. Wala pa akong mga classmate na nandito. Pero mayroon naman nagtatrabaho kasi industry din dito sa baba. Tingnan natin yung industry doon. Wala naman sigurang kukuha ng bag ko dito. So, ayan. Dami. So, here am I. Hi, everyone. Pakita mo lipstick ko. Hindi pala makikita. So, kilay ko na lang. Medyo maingay na.
mo. Ingay na. Yeah, you know, I'm going the cook song. Harinig niyo ang ingay.